Suanimo meter, anemometer. Check lang po natin, ha. Click ko po dito. I-check lang po natin kung magfa-function po yung ating control. Check po natin, check po natin. Play. Ayan. Maliliit na titik ang ilalagay ko. A, M, E, M, E, T. Hindi po ako makadagdag kasi nakaset lang po sa maximum length na 1. Animali. Mo. Me. Ito. Ayan po. Check. Dahil nilagyan ko po siya kanina ng tagal ng ano po doon, pumunta po siya dito. I-click lang po natin. Pipindutin ko lang po. I-check. Pipindutin ko lang po yung F8 para ma-check ko lang po yung flow ng program. F8. Ayan. Sa simula po, wala pong laman si anemometer. Tapos ngayon po, ayan. Anong laman nito? A. Ayan po, oh. Kung makikita nyo po, itatapat po natin yung cursor, nakalagay po yung sagot ng bata. Ayan. Ayan. Tama ba yung sagot ng bata? Tapos, F8 po natin siya. Ano po ang laman niya? Oh. Pero kung makikita nyo po, pag tinapat ko po yung cursor, naging malalaking titik siya, di ba po? Ito na po ang laman ng variable natin na anemometer. Anemometer, ayan na po yung kanyang laman. So, dapat po tama, di ba po ba? Di po ba? Dapat po tama. Kaya nawawala yung ano ko. Kaya, F5. Nawala yung aking mouse. Yan. So, okay na po, no? Nakita natin na nag-work po yung ating program. Ano pa po mangyayari noon? No, na-check na natin tama ang sagot niya. So, ano po ang mangyayari noon kapag tama yung sagot ng bata? So, pwede po tayong maglagay ng score. O kaya, pipurihin po natin yung bata na sabihin natin. Good job. Diba po? Message box. Ayan. Message box. Good job. Ayan. Try natin. Ito yung PowerPoint. Ayan. Anemometer. Check. Good job. Diba? Paano kapag mali ang sagot niya? Anemometer. Check. Good job pa rin. No? Kasi, ang nangyari, hindi naman natin tiningnan kung mali. Tiningnan lang na, kinuha lang natin kung ano yung sagot niya. Pero hindi natin talaga chinek kung tama ba yung sagot niya o mali. Kaya kung ano man ang sagot niya, nakalagay dito, i-empty natin yung variable, ilagay natin yung sagot ng bata, tapos sasabihin natin, good job. No? So, dapat yun, i-check natin, tama ba to o mali. No? Tama o mali. So, ang gagawin natin, bago tayo mag-good job, magtatanong tayo, if anemometer is equal to, ayan. Is equal to anemometer, then, di ba? Message box, good job. Else, so kung anemometer ang sagot niya, good job. Kung hindi naman anemometer, anong sasabihin niya? Message box, di ba? Try again. Try again. Ang if, lagi siyang may kasamang and if. Yan.
So, balik po tayo sa PowerPoint natin. Run natin. Animometer. Check. Try again. Diba? Animometer. Check. Good job. O, diba? Galing-galing. Ngayon, paano naman natin bibilangin yung score? Score naman tayo. So, maglalagay tayo ngayon. Label naman ang gagamitin natin. No? Label. Ang label, lalagyan natin siya ng name na LBL score. Yan, LBL score. No? Yung label 1, may nakikita ka label 1, di ba? So, gawin nating border style niya. Pwede ring single or pwedeng none. O, halimbawa, none. None ang border. Ang caption niya, siyempre sa simula, dapat wala muna siyang score. No? Tingnan muna natin ang font. Palitan natin ang font. Gawin nating bold, tapos 20. 6, malaki yung score. Ayan. Bold at 26. Tapos, ilagay natin siya sa kanyang alignment. May alignment po ba tayo? Alignment, text align, ay center. Ayan po, center siya. Alignment ay center. Tapos, ang kulay po ng kanyang font, halimbawa, is red. Ayan, red tayo. Ayan, LBL score. So, check natin. Che-check natin siya. Yung sagot natin, dapat, yung LBL score, walang laman. So, dapat, LBL score dot caption is equal to 0. No? 0 po siya. So, kapag good job, di ba, ayan, chinek na, magdagan ng sagot. Tama ba? Good job. Pagkatapos ng good job, ang mangyayari, LBL score is equal to LBL score plus 1. Ayan. LBL score ko. So, LBL score plus 1. Testing, testing. Testingin natin. Back color. Gawin natin siyang violet. Yeah, para kitang-kita. Wow, kitang-kita talaga. Gawin natin siyang blue. So, testingin na po natin. So, mapapansin natin na ang label 1, meron pa po siyang laman na label 1. View code. Ilalagyan ko na naman, i-click ko na naman dito, no? Toggle point. Lalagyan ko muna siya dyan. Para po mamaya, kapag clinic ko po yung command button, iisa-isahin ko na naman po yung ating, ano, para lang po maipakita yung flow ng ating program. So, dito po kanina, yung score, ulitin ko po, yung score natin, sinet natin ng 0. Yung anemometer po natin, sinet po natin as empty. Yung string po natin, yung variable natin na anemometer is empty. Tapos, kinuha niya yung sagot ng bata. Tapos, iche-check natin kung yung sagot ba ng bata ay pareho sa sagot natin, no? Sa tamang sagot. Ayan. Kapag tama po ang sagot niya, if true, good job, score. Ngayon, kapag hindi naman po siya, pag mali po siya, wala po siyang plus 1. Diba po? So, LBL score equals LBL score. Wala po siyang plus 1. As is na lang po siya. Okay, nan po natin. Che-check po natin siya. Oh, ready na po. Buburahin ko muna. Ah, sorry. So, run po natin siya. Ayan. Sa simula, meron pang ang nakalagay na label 1. Dapat binara natin yan. Pero mamaya po, tingnan natin ang mangyayari. Sa anemometer, check. Ayan po. F8 po ang pipindutin ko para makita ko po kung ano po, sana po, ano po ang nangyayari. So, LBL score, ang laman po niya, label 1. Pero paglampas po niya dyan, ang laman na po niya ay 0. No? Kasi nga, yung laman niya kanina na label 1, pinalitan na po ng 0. Tapos,
anemometer. Ayan po. Good job. Oh, di ba tama? Good job. Tinuloy na po natin siya. 1. Pag-check na naman po natin yan. Good job. Sorry po. 1 na naman po yung score niya. So, 1 po yung score niya. Ayan. Ang galing. Nag-work na po yung ating anemometer. Ngayon, dadagdagan na po natin yung ating control. Dadagdagan na po natin siya. Ano po yung nakadikit sa anemometer? PVOX. Ayan. Ilagay po natin yung PVOX. Ang PVOX ay pahalang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 po yung control niya. Dito po siya sa letter O. So, gagawin po natin dito sa PVOX. Kukuha na naman po tayo ng control, no? Ikakopy ko, magkakopy po. Dito po siya sa letter O. Ikakopy ko po yung letter O. Control C. Tapos, control V po yung paste, no? Ilalagay ko siya dito. Ilang letters ang PVOX? Ilang letters po yung PVOX? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 letters po yung PVOX. Again, properties na naman po. Tanggalin ko po yung letter O para hindi po tayo malito, no? So, sa PVOX po, tatanggalin ko lang po yung letter O. Tapos, yung maximum length po niya, dapat 1 din po. Bahala na po kayo kung ano ang font color, kung ano po yung four color. Tapos po, yung borders po, tile po niya, dapat po ay fix single. Okay na po. So, yan po, PVOX. PHIV. PHIV, sorry. PHIV. So, ito ay letter V. So, control C, control V. Letter V. I. H. P. Yan, PVOX. Yan. So, katulad po ng pagpapangalan natin kanina, ang name po niya ay dapat po ay ang kanyang purpose. So, yan po ay TXT, no? Underscore P. Tapos, no, yan po yung kanyang pangalan, no? Text box siya, kaya nag-start po siya sa prefix na TXT. Para po siya sa puzzle na PVOX, siya po yung letter P sa puzzle na PVOX. Yan po. So, dito naman po, ano susunod po na letter doon? H. Di ba po? H. H, I. V. Ito naman pong O, since meron na po siyang pangalan, hindi na po natin siya papalitan. No, hindi na po siya, hindi na natin po siya papalitan. So, hahayaan na po natin siya, since nag-intersect po sila dito sa anemometer, hahayaan na po natin siya, yung letter O. Pero part po siya ng PVOX. No? Tapos, ito po ay, siya ay L. Tapos, ito naman po ang C. At ito naman po ang S. Ayan po. Kompleto na po yung ating PVOX. So, i-double click po natin yung check. Ayan. Naglagay po tayo dito, kung matatandaan po natin, naglagay po tayo dito ng variable para po sa PVOX. Ay, para po sa anemometer, sorry. Para po sa anemometer kanina. So, ngayon, magdadagdag po naman tayo ng answer ng variable para naman po sa PVOX. Ayan. Siyempre po, ang score, siya rin po ang score. At katulad din po dito sa ating anemometer,
no? Iseset din po natin siya as empty string. Ayan po. Ganyan na. Pareho-pareho din po siya ng flow, parang kanina po sa anemometer po kanina. So PVOX is equal to UK's dollar. Ano po yun? TXT underscore P. Diba po? Dot text. Ayan. Parang kanina rin po sa ginawa natin kanina. Sana unang ano. Ano pong susunod sa P? H? Tapos, I? V? Ayan po. Makikita po natin na yung O. Yan, naghahang po siya. Mm-hmm. Yes, no? Yung O po natin ay, ang pangalan po ng O natin ay galing po siya sa anemometer. TXT, ani, underscore O. Yun po ang gagamitin natin. UITXT an underscore O. Yun po ang gagamitin natin, no? That text. Tapos, L, C, at S. S. Ayan. Naiset na po natin siya. Paano na po natin siya idadagdag dito sa ating code? Para ma-check po natin kung tama po o mali yung sagot ng bata sa PVOX. So, ganito pang gagawin natin. Dito po, medyo magbabago po yung code natin. No? Kanina po, if anemometer is equal to anemometer din, may message box po tayo na good job. Aalisin po muna natin yan. Ito po ay kung isa lang po yung iti-check ninyo. No? Kung isa lang po yung iti-check ninyo. Halimbawa, isang word lang. Pero paano po yan? Meron po tayong sa 2, 3, 4, 5 words na iti-check. So, kapag 5 words pang iti-check natin, dapat po iti-check natin po yan isa-isa. Kaya, gagawin po natin yung if-else natin na tig-iisang line. So, if anemometer is equal to, saka na lang po siya magsasabi ng good job kapag natapos niya ng chinek lahat. Kaya, aalisin po muna natin yung good job. Iaakyat po natin ito. Ayan. Tapos, saka na lang siguro siya magta-try again. Yung if po, kapag diretso, wala po siyang end if. Tandaan niyo po yan ha. Ang if po, kapag diretso, if then, diretso po siya, wala po siyang end if. Magkakaroon na po siya ng end if kapag naging two lines na po siya. Ayan. So, katulad po nito, iti-check din po natin yung ating PVOX. Ayan po. Kinakopy ko na lang po sila ha. Check po natin siya.
F8 po ang pinipindot ko para bumaba. Ito na po yung score natin. Halimbawa naman po na nagkamali ako ng spelling, letter E po yung P-books ko. Check po. Check po natin siya. So, F8 po. Yung original na caption po ng LBL score natin ay 2. Ngayon po, ginaging siyang 0, naging empty. Kinuha niya po yung mga sagot natin. So, kung makikita niyo po, ang sagot ng bata ay P-Vox. Hindi po siya I. Kaya, sabi po niya dito, dito po ang sagot ng bata, anemometer. So, tama po siya. F8 po natin. No? So, score 0. 0 plus 1, naging 1 na po yung score natin. Pagdating po sa PHEVOX, mali po yung spelling niya. PHE. E, PHI po dapat. Kaya kung mapansin nyo, hindi po siya dumaan dito sa LBL score. Kaya ang nangyari po ay 1 lang po yung naging score. Kasi mali po yung spelling ng ating PHEVOX. So, ayan po. No? Ang ating halimbawa ng paggawa ng crossword puzzle na may kasamang pag-i-score. Kaya po, kung magdadagdag na naman po tayo, ganun na naman po ang mangyayari,